generation. My name is I Am. Nung si Jesucristo ay pinagbibintangan ng mga tao ng kapanahunan niya na siya ay hindi Diyos. Hanggang ngayon, may mga religyo na nagsasabing si Kristo ay hindi Diyos. Very active sila. Nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng pera, nagbibigay ng bahay, nagbibigay ng malalaki sa kanilang religyo na nagtuturo na si Kristo ay hindi tunay na Diyos. May mga tao rin nung panahon ni Kristo na nagsasabing si Kristo ay hindi tunay na Diyos. Mababasa niyo yan sa John chapter 8. At ang sabi ni Kristo, at si pinapatunayan ni Kristo na siya ay tunay na Diyos sa nagtatawang tao. At anong sabi ng mga accuser niya? Ibig mong sabihin, you are greater than Abraham. No? At anong sabi ni Jesus, before Abraham was, I am. John 8:58. Maralita. Hindi ko na talaga sinama yan dyan. Bakit? Kasi gusto ko makinig ka at ilista mo. Hindi ko na sinama talaga yan dyan. Isang verse lang at ilagay ko. Amen mo ba? Kaya ang text sa akin ni Israel mga gabi, isang verse lang mo ba yan po? Kasi gusto ko makinig ka at maglista ka. Before Abraham was, I am! Sabi ni Jesucristo. Bago pa si Abraham, ako na. So, ibig sabihin, hindi siya nahuhuli. Hindi rin siya nauna. Lagi ang sagot ng Diyos sa iyong mga panalangin. Lagi ang tulong ng Diyos sa iyong mga hinihingi ay laging on time. Sabihin mo, on time! Lakasan mo, on time! Huwag mong ibulong, bukas pa bibig mo, on time! Huwag mong ilipsing, on time! Nakikinig po ko ba tayo? Minsan maraming music artist naglilipsing lang. One time doon sa program ng aking anak, ano po, ay eto ako, nakupo rito si Dulce, yung mga awit. Eto siya, nandito ako. Pinagmamasdan ko lang siya. Maya-maya tinawag siya ng coordinator ng school. Hinilingan na pala siya umawit. No? Si Dulce. Do you know Dulce? Tapos nag-prepare si Dulce. No? Tapos umakit siya ng stage. Umawit siya. Pagkatapos eh, kasi yung anak niya nag-aaral doon sa school din ng anak ko. Yung anak niya, nag-aaral din sa school ng anak ko. May program doon. Yung testimony ni Joseph, yung testimony ng Joseph na nanalo sila, yun, that time. At si Joseph, hindi nagpatotoo, pero yung kanilang grade 6 students group ay nanalo rin at nag-champion din sila. Amen! Palakpakan natin si Lord! Hina naman ang palakpakan natin. Ngayon, matapos kumanta si Dulce, tapos sabi ng mga students, ng mga teachers, more! Sabi gano'n. Pamanta ulit si Dulce ng isa pa ulit. Pagkatapos ulit, more! Sabi na naman. Eh, pre-concert eh. Kanta ulit si Dulce. Tapos eh, pagbaba, pagkitaas ng kanta, tinanong ko yung katabi ko. Si Pastor Rael Miata yung tinanong ko. Sabi ko, lip-sync ba? Hindi mo live talaga. Ang galing. No. Hindi nag-lip-sync pre-concert yun. Kaya nung magbaba niya uli at nagkatabi kami uli, sabi ko sa kanya, inausap ko siya. Sabi ko, nakapakinig kami ng pre-concert ha. Sabi ko sa kanya, galing, hindi talaga nagbaba ang boses mo. Eh, magpapa-autograph sana, magpapapicture sana sa akin. Kaya namuwian na, sabi ko, next time. Lagi naman tayo nagkikita na sa school na ito eh. Hindi pa naman graduate yung mga anak mo, hindi pa rin naman graduate yung anak ko rito, lagi naman tayo nagkikita rito. So next time na yung picture taking natin, next time na yung autograph mo, ha? Kumalik naman. Amen. Palakpakan natin si Lord. So in one time na, ano, galing ako ng radio, nag-live ako sa Robinson's department store.
dumaan ako sa Glen kasi yung radyo natin, dati, nasa likod ng Robinson sa Galleria. Dati yun. Ngayon, nasa ano tayo, Mandaluyong na. Hindi sa labas, sa labas lang. Ngayon, habang nasa loob ako ng mall, yung mga tao nagkakagulo. Panay picture taking, panay autograph. Tinignan ko si Sam Philby pala, nagkakagulo sila kay Sam Philby. Pero alam mo, nakulat ako. Nung nakita nila ako, inihipon si Sam Philby. Sa akin nagpapapicture taking, sa akin nagpapautograph. Sabi ko, huwag kayong ganyan. Bumuli kayo kay Sam Philby, kawawa lang yung tao. Alam pa ka natin si Lord. Amen! Glory to God! Nasaan na ba ako? So, gusto niyo pa ng joke? Tama lang. Okay na, next Sunday na lang ulit. Balik kayo. Meron pa akong jokes. Okay, Sunday. So, don't think negative. Huwag kang mag-iisip ng negatibo. Kasi kung magkaminsan, isip tayo ng isip agad ng negatibo. Huwag mag-iisip ng negatibo. Minsan, magaling tayo mag-isip ng negatibo sa kapwa natin. Dapat lagi tayong mag-isip ng positibo sa ating kapwa. Nakikinig po ba tayo? Sometimes we misinterpret our neighbor's action, yung kanilang mga sinasabi, pero sometimes hindi naman yun ang ibig na tukuyin. Nakikinig po ba tayo? Kagaya ko nung magkaminsan, sabi ng ganoon, pare! Sabi ng ganoon. Mamagay na kayo maiki sa akin. Pare! Sabi ng ganoon. Sa mga makatingin na! Sabi ng ganoon. Ano ang gusto mo awan? Eh, hindi naman pala talaga masama tumingin yung tao yun. Kirat lang. Tao ba ba? Kirat lang talaga siya. Kaya misa, pag nakakarating tayo ng salita, galaw, kilos, huwag natin isipin na binibigyan ka agad natin ng kahulugan. Alam mo, sabi nga ni nung isang artista, si Jose. And do you know Jose? Do you know Wally? Sabi ni Jose, sabi ganun, paano ba maging komedyante? Sabi niya, dapat hindi ka pikon. Kasi pag pikon ka, walang mangyayari sa'yo. Pag sinabi sa akin, o yung mukha mo butas-butas, sasabihin niya, oy, tinaanan ang trend yan. Ganun, hindi sila makapikon. May tao ako ba nito? Kalapitin mo katabi mo, huwag pikon. Ang pikon? Talo. Talo. Alam baka natin si Lord. Oh, gusto niyo pa ng joke? O, next Sunday na lang. Next Sunday na lang. Balik kayo ulit. So, don't think negative. Huwag kang mag-iisip na negative. Number three. Don't say that God forsake you. Meron nga akong ano eh. Huwag mo muna tugtugan. Meron akong kinumpose sa kanta. At ang kantang ito ay nakumpose ko habang ako'y naliligo. Ito po. Kailan ka pinabayaan ng Diyos? Kailan ka niya iniwan? Ganun ang tono. Hindi ba't ang Diyos ay mabuti? Hindi ba't ang Diyos ay mapagmahal? Hindi ba't ang Diyos ay laging tapat? Nakikinig pa ba tayo? Sa krus ng Kalbaryo, buhay niya'y ibinigay. Kailan ka pinabayaan ng Diyos? Kailan ka niya iniwan? E tao pa ba rito? Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka iiwan. Niya! Sino yun? Si Lord. Amen!
Merong mangiiwan sa iyo. Merong magtataksin sa iyo. Merong tatalikod sa iyo. Merong magdadalawa at magtatatlo. Ngunit, ang laging nag-iisa sa puso mo na hindi ka naiiwan kahit kailan, ang best friend mo forever, your BFF. Best friend mo forever. Walang iba kung hindi si Jesus. Amen? Amen. Proverbs 17:17. Alam mo, mahirap na ang puso mo binibigay mo sa tao. Yes. Dahil gaano ka man niya kamahal at gaano mo man siya kamahal, ang buhay niya may hangganan. Tandaan mo. Ibigay mo ang buhay mo at puso mo sa Diyos na walang hangganan. Isaiah 3:22. Raditar. Hindi ko talaga sinamunin dyan. Pero pwede mo lang isama yan pag pinagawa mo na yung outline mo, Pastor. Ha? Sama mo na po yan. Lista mo nang ilista. Isaiah 3:22. Nangiginig ko ba tayo? Amen po ba? Sige, dayan. Pwede ko kumpya sa katabi. Sa isulat, hindi pwede ko kumpya. Yan. Ganon. Sa school, may mga kumukopya talaga. Hindi na iiwasan yan. Pero siguraduhin mo lang, yung pinapakopya mo ay hindi ka malalampasan. Nakikinig pa mo ba kayo? No? Or Isaiah 2:22. I'm sorry. Nagkamali ang mikropono. Isaiah 2:22. Ha? Isaiah. Not Isaiah 3, but Isaiah 2:22. Nagkamali ang mikropono. Naalala ko nung ako estudyante, talagang pagtalikod ng teacher ko, may mga papel na nalil nilang upos, ibabato sa akin. Oh! Tapos, pagbukas ko ng papel, nakalagay, Carillo, anong sagot sa number 3? Talagang ko naman ang sagot, tapos inilukot ko ganyan. Pagtalikod ng teacher ko, ibabato ko sa kanya. Ganun yun. May tao pa ho ba rito? Bisan, hindi naiiwasan eh. Nakikisama ka talaga eh. Hindi naiiwasan. Pero ang mahirap lang, ito yung nangyari. Magkatabi silang dalawa. Yung isang matalino, isang hindi matalino. Parehas, perfect ang sagot. Parehas. Tinawag ganyan yung dalawang magkatabi. Sabi, parehas ang sagot ninyo. Sabi ganyan, sino sa inyo ang nangopya? Siyempre, walang makakaindi masabi. Ako, sir. Hindi naman masabing siya, sir. Pero alam mo, halatang-alata kung sino ang nangopya. Alam mo kung bakit? Kasi pati pangalan ng kinopyahan niya, kinopya. Pati pangalan ng kopya. Grabe. Huwag mong sabihin na pinabayaan ka ng Diyos. Misa, pag may problema, may pagsubok, may laban ng buhay, pinabayaan na yata ako ng Panginoon. Ang Diyos yata may ginigilingan. Ang Diyos yata ay may tinititigan at merong tinitingnan lang. E tao pa ba rito? Pero sabi nga sa kanta, God is too wise to be mistaken. God is too wise to be unkind. When you don't understand, when you can't see His hand, trust His heart. Amen mo ba? Minsan may mga bagay na hindi mo maintindihan, marami ng tanong. Yes, all of us, each one of us, we have so many questions. Alam mo, nung unang panahon ko ng pangangaral, nangangaral ako, sinasabi ko, ganito ang Diyos. But at the back of my mind, mayroong big question mark. Ganun ba talaga ang Diyos? Hindi ko alam. Pero ngayon, sure na ako. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, tutulungan tayo ng Diyos. Sigurado. Amen. Palakpakan natin si Lord. Don't say that God will save you. Another, number 4. Don't blame God. Huwag mong sisisihin ang Diyos. Minsan marami sinisisi na ang Diyos. Walang himala! Hindi tayo dapat maniwala sa himala! Walang Diyos! At hindi tayo dapat maniwala kay Diyos. Minsan, alam mo,
maraming Kristiyano, maraming preacher kumagamit sa sinisisi ang Diyos. I know a pastor, and he became an MPA. Yes. Yes, sad to say, no? Alam mo, nag-meet pa kami ng pastor na iyon, na ako'y napunta ng, hindi ko na mabanggitin kung saan probinsya yun. Pero I was shocked. That pastor became an MPA. Naliginig ako pa tayo. NPA means no permanent address. Naliginig ako pa tayo. Malawi-lawi. So ano pong ibig natin tukoy? Kung magkaminsan po, no? Tayo'y mga Kristiyano. Pero kung magkaminsan, punong-puno tayo ng paninisi sa Diyos. Amen? Marami. Pag may nangyayari sa atin, pinatintintintihan, sinisisi natin ang Diyos. But you know, brethren, we must not blame God. Huwag natin sisihin ang Diyos. Next! Number 5. Don't act against the will of God. Huwag ang gagalaw, huwag ang kikilos ng laban sa kalooban ng Diyos. Kasi kung magkamisan, gumagalaw, kumikilos sa tayo, naglaban sa kalooban ng Diyos. Eh. So, hindi dapat. Kagaya ng mga Israelita, sabi ni Joshua tsaka ni Caleb, malalaki, mga higante, ang nasa Kanaan. Ngunit kaya nating talunin sapagkat kasama natin ng Diyos, nakampi natin ng Diyos. Sabi ni Joshua tsaka si Caleb, pasapin na natin! Maganda ang lupain, rich as milk and honey. Sabi ng 10 spies coming from the 10 tribes of Israel. Hindi! Hindi natin kaya. May mahiganti sila. Kaya-kaya tayong patayin. Anong ginawa ni Joshua tsaka ni Caleb? They tore their clothes. Hindi! Pasukin natin. Ngayon, nag-spread ng bad report itong 10 tribes. 10 spies coming from the 10 tribes. Kaya ang mga Israelita, hindi na umalis. Hindi na sila pumunta pa sa lugar na iyon para sa kutip. Nakikinig pa mo ba tayo? Ngayon, nung nakita nila na sila ay talo na, no? Bigla naman silang nag-decide, sige, susugod na kami. Sabi ni Moses, huwag, hindi nyo kasama ang Diyos. Huwag kayong lumaban na hindi nyo kasama ang Diyos. Nakikinig pa mo ba tayo? Merong hari sa Israel, no, si Haring Amasya. Umupa pa siya ng mga madirima para tulungan sila sa pakikipaglaban nila. Nagsalita ako niya sa pagitan ng propeta, huwag mong ituloy sapagat hindi ninyo kasama ang Diyos. E paano yung mga inupa ko na malaking halaga sa mga sandalong ito na tutulong sa akin? Ito ang sabi ng Diyos, kayang ibalik ng Diyos yan. Amen? Ano mang nawala sa inyo, kayang ibalik ng Diyos. Don't act anything against the will of God. Don't act anything against the will of God. Lahat ng galaw at kilos natin always be in line in accordance to the will of God. Nakikinig pa ba tayo? Itignan natin ito, number 6, don't give up. Pakisabi, don't give up. Itagdag natin. Don't give up. Huwag kang susuko. Kaya mo yan. Diba? Actually, yung kantang iyon na salimutan, maganda ang lyric, diba? Maganda naman. Huwag mong isipin ikaw lang ang dumadaan ng ganyang problema. Sabi sa kanta, diba? Sino nakakaalam ng kantang iyon? Actually, meron namang kanta ng mundo na hindi naman... Not all worldly songs are worldly talaga. Yung worldly songs lang ay talaga makamundo. Pero may mga kanta naman sa mundo, maganda naman ang lyric eh. Bahay, kubo, kahit munti. Maganda naman yun. Sikamas at talong. Diba? Eh dalawang, may kwento pa ako, dalawang momo, Pinoy henyo. Sabi ng momo, dalawang momo, tao? Hindi. Bagay? Hindi. Lugar? Hindi. Pagkain? Oo! Dalawang momo.
Alam mo na, hindi. Mulay. Oo. Sa. Nasa bahay mo ko? Wala. Sa aling ganun. Tarong ko sa kamot eh. Hindi. Ako. Hindi. Ano yung sagot? Dilaw. Sabi mo mulay. Oo nga, mulay dilaw. Mulay dilaw. Uy, tsaka lang yun ha. Huwag niyo mag-achabot ang ibang ako. Kung may ilang na sa mga mo, ituloy mo ha. At kung may magandang sa'yo ng pag-ibig na mahal mo talaga ako, tanggapin mo. Huwag ang titingin sa panlabas ha. Huwag ang titingin sa panlabas sa anyo. Sabingin ka sa puso. gusto niyo ba uli ng job? Next Sunday na, balik kayo. Don't give up. Pakisabi, don't give up. Huwag sumuko. Amen. Palakpakan natin si Lord. Balikan natin yung ating text kanina. Wait for the Lord. Be strong and take heart and wait for the Lord. Ano yung pamagat natin? Ito ang pamagat natin. Ayan. Wait for God's help. Ayan yung ating pamagat. Kahit nahuli lang yan eh. Sige, tingnan ninyo. Sige na. Sabi ng iba. Wait for God's help. Wait for God's help. So, punta tayo sa conclusion. Conclusion na tayo, tapos na tayo. Wala na akong maisip na joke. Tapos na tayo. Trust God and wait for God's help. Magtiwala sa Diyos at hintayin mo ang kanyang tulong. He is so powerful. Nothing is too hard for Him to do. What is impossible with men are all possible with God. Sabi ni Jeremiah kay Lord, ha? Jeremiah 32 verse 17. Write it down. Jeremiah 32 verse 17. Ano sabi ni Jeremiah? Nilikha mo ang langit. Nilikha mo ang daigdig. Sa amagitan lang ng iyong kapangyarihan, sa amagitan lang ng iyong mapapagpalang kamay. Because nothing is too hard for you to do. Walang mahirap sa iyo. Amen? At anong sabi ng Luke 1:37? All things are possible with God. Luke 1:37, write it down. All things are possible with God. At ang sabi ng Matthew 19:26, ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Amen! Ang imposible sa tao ay posibleng lahat sa Panginoon. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay. Tayong lahat ay tumayo. At habang lahat tayo nakatayo, ang tanong ko sa iyo, tinanggap mo na ba si Christ bilang Lord at Savior ng iyong buhay? Sinubo mo na ba ang mga bisyo at kasalanan mo sa Kanya? Pinaglagakan mo na ba siya ng pagtitiwala? Kung hindi pa, ibukas mo ngayon ang iyong puso. Tanggapin si Christ bilang Lord God Savior ng iyong buhay. Si Kristo ay tunay na Diyos na nagkatulong tao at namatay sa krus sa Kalbaryo para sa atin. Sabagat ang nais niya, Juan 10:10, letter B, bigyan tayo ng buhay na ganap at kasaya-saya. Kaya sa araw at oras na ito, bubuksan natin ang ating puso kay Jesus. We will accept Jesus as our Lord God and Savior. Ipagkakatiwala natin ang ating buhay sa Kanya, ang lahat-lahat sa atin. Maglilipuran natin siya, mamahalin natin siya, pag-aalayan natin siya ng buhay. Hindi natin ipuburso ang mga dream na hindi galing sa Panginoon. We will not act against the will of God. But rather, we will obey God. Hallelujah. Takpan ang taas mo ang dalawang kamay patungo ng langit.
Sabihin mo ito, nag-aalik sa puso mo, Panginoong Diyos, patawad mo. Ako po'y nagkasala, ako po'y nagkamali, ako po'y naligaw at nalis ang landas. Ako po'y bumagsak sa bisag kasalanan. Ako po'y sumamba sa maling Diyos at nagtiwala sa maling Diyos. Ako po, Panginoon, ay hindi lubusan nakapagtiwala sa iyo. Pero sa ngayon, ako po'y humihingi ng tawad. Patawarin mo po ako. Taos sa aking puso. Nais ko na po na magbagong buhay. Bukas po ngayon ang aking puso. Linisin po ninyo ito. Sabagal tinatanggap na kitang tunay bilang aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Nagtitiwala po ako. Ako'y born again na ngayon. Bago ng nilalang. May bago ng buhay. Pinatawad mo na ako. At kapag dumating ang araw ng aking kamatayan, papasok ako ng kalangitan. Salamat po, Diyos, ang marami sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ngayon, sabihin mo ngayon sa Panginoon ang prayer request mo. Sabihin mo ngayon sa Panginoon ng tulang, ang tulong na hindi nagais mo. Come on, sabihin mo ngayon sa Panginoon. Say it to the Lord. Say it to God. Ora mashiri biyanda na masyanda. Yes, Lord. Oh,
nakikinig o nanonood ka. Kasi nakikita kita may problema ka sa matris mo. Pinapagaling ka ng Diyos. Nakikita mo rin ang mga budlig-budlig at mantal-mantal sa iyong balat. Pinapagaling ka ng Panginoon. Hindi ko alam kung nandito ka o nakikinig o nanonood ka. Pero meron kayong problema ng inyong tahanan. Maybe it's between you and your spouse. Or maybe it's between you and your children. And you're asking for God's divine intervention. Kung nandito ka o nakikinig o nanonood ka, taas mo dalawang amay mo patungan ng langit. And Father, I ask for your God's divine intervention. In Jesus' name, the Son of the Living God. At meron dito, hindi ko alam mo nandito ako, nakikinig na nanonood ka. Alam mo, sobrang hikahus na hikahus ang buhay ninyo. Grabe. Nobody sees it. Nobody knows it. But you know and you know yourself. This is not ordinary. Your poverty, ang magiging mahirap nyo, is not an ordinary thing. And you are asking for God's divine intervention. Ito ang sabi ng Panginoon. Repentance lang ng malalim ang hinihingi ng Diyos. Because you are outside the will of God. Sabi ng Lord sa Isaiah 59:1-2, the arm of the Lord is not too short para hindi tayo maabot. And God is not deaf or deaf o siya'y bingi para hindi tayo marinig. But your sins have separated you from your God. Malalim na pagsisisi ng kasalanan, malalim na rin na repentance sa ginawa mo o sa ginagawa mo o yung kasalanan. At ang magayari ay ibubuhos ng Diyos ang masaganang pagpapala. Sabi ng Lord sa Isaiah 1:18-19, sabi ng Panginoon, halika magliwanagan tayo. Gaano pa man kamuni ay lilinisin kita. Papamutiin kita kung magsisisi ka ng ngayong kasalanan at magbabalik loob ka sa akin. At kung magiging handa ka at masunurin, kakainin ninyo ang pinakamainam sa napain. Urarama siya niya.